Bago tayo mag-umpisa mga chong, pakilike muna na itong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, malakas nga ang ugong-ugong na itong big man ng NLEX Road Warriors na si J.I. Kinyahan ay iteterminate ang kontrata ng NLEX Management matapos ma-involve ito sa isang brawl sa isang ligang labas na isinagawa sa Cebu City. At dahil nga dyan mga chong ay malakas din ang ugong-ugong na gusto raw kunin na Magnolia ang serbisyo ng nasabing big man. Pero ayon naman sa report, hindi interesado ang Magnolia na kunin ang serbisyo ni JR Kinyahan dahil walang problema sa front court ang kupunan at syempre may attitude problem raw ang nasabing big man kaya ayaw nang makisawsaw ng management. Ay, ibang balita, punta naman tayo kay PBA Commissioner Willie Marshall na nababatikos ngayon dahil sa game fixing incident at mga ligang labas na involve ang mga PBA players. Kaya may mga balibalita na tatanggalin na raw ito sa pwesto dahil sa hindi magandang pamamalakad. Pero ayon naman sa latest report, buo pa rin ang tiwala ng mga PBA Board of Governors dito kay Kume Willie Marshall at sa katunayan binigyan na ng aksyon ni Kume ang nabanggit na mga insidente. Dagdag pa sa report, sa ngayon solido ang suporta ng mga PBA Board of Governors dito kay Kume Willie Marshall at ang balibalitang pagtanggal dito ay pawang fake news. Ang uli sa ating balita mga chow, patungkol naman sa angas ng tondo na Magnolia Chicken Templados na si Paul Lee na masaya sa sinagawang trade na Magnolia. Well, ayon pa kay Paul Lee, ay namin ito na maganda ang naging trade na Magnolia dahil malaking tulong ang dalawang additional players na sina Abu Trotter at David Marrell especially next season kung saan hindi pa rin sigurado na makakapaglaro si Ian Sanggalang dahil sa health issue at ang latest incident na kinasasangkutan raw neto patungkol sa game fixing. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again, I'm out.